Hello everyone, welcome back to Kegel TV. It's me again, your Kuya Kegel, also known as Kuya Ryan sa Facebook. Sa mga bago sa ating channel, welcome. Medyo hindi maganda yung pakiramdam ko, so nahihirapan akong huminga. So kailangan akong huminga ng malalim kada salita ko kasi hindi ko lang kung napapansin nyo, pero ang laki ng buhok ko dito. Kung mapapansin nyo, iba yung side dito sa left side. Yes, Kimmer. You want some love? Kagigising lang kasi namin si Kimmer. Ano? Gusto niya ng lambing. You want... Ouch! Sakit. Wanna say hi to the camera? So guys, ganito yung kwento niya na, no? So hindi ako nakapag-vlog ng mga ilang araw kasi dahil dito sa nangyari. Pumasok ako... Siyempre, hindi ko ito ma-upload agad-agad. So pumasok ako 3 days ago. Pick up ako ng overtime, pero masama na yung pakiramdam ko. Gusto ko sana i-cancel yung overtime, pero nahihiya ako kasi pick up shift yun. So kapag pick up shift, tapos pinakancel mo, parang nakakahiya yun. Anyway, so pumasok pa din ako, tapos kinusap ko yung triage nurse namin kung pwede ako magpa-admit. Pero sabi ng triage nurse namin, sige magpa-admit ka, antay mo lang matapos yung shift mo, dumiretso ka na dito sa amin, magpa-admit ka. Pero nahihiya ako, na-embarrass ako kasi doon ako nag-work, so hindi ko lang kung nagagawin ko, uwi ba ako, magpunta ako ng urgent care center. So ang ginawa ko, umuwi ako, tinawagan ko yung urgent care centers dito sa Calgary, pero hindi sila nag-ultrasound. So most likely kasi sasabi ko sa sarili ko, i-ultrasound nila kung ano nangyayari dito. Hirap na huminga. So, yun nga nun. So, sabi ko, sige, magpunta na ako ng emergency. So, sinama ko sa mami at daddy, ang diagnosis nung nagpa-ultrasound ako is merong dugo sa ilalim, tsaka infected siya, guys. So, ngayon, pinawin na lang kahapon ng may IV. Binigyan na lang ako ng first dose ng antibiotic. Ito yung IV niya. So, kung... Yan. Okay ba kayo sa mga IV? Eh, may sure na IV niya dito sa Canada. Malino ba, guys? Hirap mag-focus. Yan. So, ngayon, pupunta ako ngayon ng hospital ulit. Abahan ko na lang. Yeah. Pumunta ako ng hospital ulit kasi meron akong appointment with HPTP team. Also known, yung HPTP is Home Parenteral Therapy Program. So, ibig sabihin, pwede kang mag IV antibiotics kahit nasa bahay ka. Natuturoan ka lang nila kung paano gamitin yung pump nila. Yung pump na ginagamit nila, never ko pa nagamit. Kasi yung ginagamit, yung alam ko lang gamitin yung nasa hospital. Hindi ko pa alam paano gamitin yung home. So hindi ko alam kasi magjo-duty ako ngayong Friday kung paano mangyayari kasi masakit pa rin siya, masakit yung ulo ko, may referred pain siya dito. Kitang-kita niyo siya. May referred pain siya dito sa ulo, ang sakit-sakit. So kinatake ko yung erizatriptan na pinrescribe ng neurologist ko pero hindi siya para sa headache, para sa migraine siya. So hindi siya nagiging effective. So tinatake ko is T1, nagiging effective lang siya for about 10 minutes pero pabalik na naman yung sakit niya kasi nga parang may pressure dito. But anyway guys, isasama ko kayo. Di ko na pinlog yung kahapon yung na-admit ako kasi pero kasama ko si Brian, nandun si Mami Daddy, nandun si Maria, tapos si Maria may kasama siyang kaibigan. Hindi ko na sinama si Kimo siya kasi gigil kasi bawal yung mga dogs doon. Pero ngayon, isasama ko kayo sa appointment ko with HPTP. Tuturo nila sa akin kung paano gumamit ng pump. Tapos yun na guys, so, hindi makakain ng solid food. So, lugaw yun, niluto ni Mami Daddy. So, samahan niyo ako sa baba guys, ha? So, sa ito yung nahuli ni Mami Daddy sa may beach namin, sa may lake. Sa lake pala. Ito yung trout. Ito is carp. Pero uulan yata ngayon, so hindi sila makapag-fishing ngayon. Ano, mag-fishing ba kayo, ma? Uulan. Bakit hindi umulan? Kung uulan, dapat ilagay niyo na yung mga fertilizer, dad. Yan lagay ko kasi lumalabas ito, makapag-fishing. Oo. Dapat yung hindi, ano? Hindi siya lalabas? Hindi na lalabas. Kaya nga kung magbubugbog siya na ako, nangalala ko ito. Hmm. Basta ito na yung chicken nila. Nagkamali ng bili si Lolo tsaka ang daddy nila. Pag pinagsama talaga itong dalawang spicy ang nabili, kaya ito tinatanggalan kong spices. Ang hang. Yan. Ito yung balat. Ba't pinagkibalam yung balat, ma? Maanghang. Kaya, mm-hmm. Tapos si Brian is nag-bake na naman ng brownies. Ito lang yung kinain ko kagabi. Para may konting energy ako kasi medyo malambot. Sabi niya naka-overcook niya to pero mukhang okay naman. Hindi, overcook na. Na-dry. Na-dry ng konti? Konti, pero buti konti lang. Oh? Pero masarap pa rin naman eh. Patik ba muna, Dad? Hindi pa. Oh? Tapos ito yung nirequest ko kay Mama kagabi kasi hindi makakain ng solid food. Lagyan ito ng light. Ng lugaw. Na may chicken.
Yan. Kay Mami Daddy ay nanonood ng Showtime. Ito yung appointment ko, guys. Sorry sa background noise. Ito yung kape ko. Nabawan ako ng kape. Tapos kakain muna ako ng lugaw. 8:30 na. 9 o'clock ng appointment ko. So, 9 a.m. July 17 today. So, sabi dito, minimum 2 hours yung visit. So, hindi ko alam kung paano to, besh. So, bahala na si Bats. Hello guys, nandito na tayo sa may location. Nandito na tayo sa ospital, which is very good kasi nandito yung appointment ko and sakto, dito ako nag-work. So, meron akong badge, so meron akong free pass, hindi na ako magbabayad ng parking, which is $15. So, kung di ako dito nag-work, magbabayad ako ng $15. So, nandito na ako. So, hopefully, mabilis ang appointment, pero sabi nila sa appointment, paper na binigay nila sa akin is minimum 2 hours yung pwede niyang ma-push. So, hopefully, mabilis kasi gusto ko na rin umuwi agad. Kasi nga, I'm not feeling so good talaga. And hirap talaga ako mga dahil sa bukol na to. Anyway, so guys, samahan niyo ako guys, ha? So guys, nito tayo sa parking. Hanap tayo ng entrance. At yung pinakamalapit na entrance is yung forest. Woohoo! Automatic doors. Isa to. P1 to, actually, sa pababa yung parking ng mga staff. Ayan. Pero since visitor tayo ngayon, dito tayo. Ensure ng taas nyo guys. 7th floor, andito tayo sa may outpatient elevators. So maraming elevators dito, pero sa outpatient tayo pumunta. Outpatient meaning mga clinics, mga outpatients, di ba? Palit-ulit. Sana hindi siya busy today guys. Sabi niya sa 7A. So ensure niya sa labas guys. Ganda, diba? Ang dami niyo pang ginagawa ang mga bahay-bahay, condominium. Pero punta tayo sa may 7E. 7E is medical. So push pa guys. On my left daw. So guys, nandun yung mismong parang pina-front desk ng HPTP. So binigay ko lang yung health card ko, tsaka yung Blue Cross ko, which is yung insurance company ko. So dito lang ako sa waiting room. Habang while waiting, nagtimpla ko ng kape na babaunin ko. Ay, yung nainumin ko mamaya. And then, of course, di mawawala yung librong tinatry kong tapusin. Nasa half na ako eh. Hinili ko siya last week. Ito na ako sa gitna. So, let's see. Kasi mayroon pa rin akong migraine. So, try ko siyang makabasa ng kahit konti. So guys, nakakapag-vlog ako kasi walang tao sa room. So nilagay nila ako sa isang check-up rooms nila. So malaki siya. Ito yung pinaka-computer para sa doktor. Inihintay ko lang yung resident or doktor na mag-check sa akin. And then, umupo lang ko sa gilid. Kinik niya yung aking vital signs. So 133 pa rin siya. Very tachycardic. 130 and 81 is my blood pressure, 97. Tapos nung kinik niya yung temperature. Ito yung thermometer nila guys. So, dito. Ayan, ito yung thermometer nila dito. So, wala naman daw akong fever. Tapos, ayan, ito yung IV. Tapos, nandito ko yung doktor. So, habang naging time, magbabasa lang ulit ako ng libro. So, mamaya tayo mag-usap ulit, ha? Tura ng CT scan. So, binigay ko yung form sa kanya, kay Anne. So, nintay ko lang talagang yung name ko. Anong katawa-tawa dito sa hospital. Ayan yung pinaka-walk climb. Ay, rock wall climbing namin. Ayan. Waiting area. So guys, ito katatapos ko lang magpa CT scan. Grabe ang sakit. Ang sakit ng guy. Kasi nahilo ako. Para kung maiihi, mapalit lang ako ng pants kasi naka hospital pants pa rin ako. Pero nung ini-inject yung dye, para kung maiihi, sa sakit ng dye pala pag ini-inject siya. Kaya ngayon alam ko na kung bakit kailangan nila ng malaking gauge kapag nagsa-CT scan. Diba? From your own experience. Sa mga best, nandito na tayo sa kotse. Katatapos ko lang ng appointment. So, nagpunta ako ng HPTP. Sa mga hindi po nakakalam, ayun yung Home Parenteral Therapy Program. Para yun sa mga
pasyente na kailangan ng IV medication sa bahay. So ito, nirap nila yung aking IV, naka-connectado na ako sa may IV pump nila. Ito yung pinaka-IV pump nila. So kailangan ko siyang pangalanan dahil magiging best friend ko siya for the next 3 days dahil kasakasama ko siya, guys. So ito yung sira ng IV pump nila. Para lang siyang PCEA pump na ginagamit namin sa hospital. So medyo familiar na ako dito. So check, click mo na lang kahit ano dyan. So nag-run siya ngayon, guys, dosing. So dose complete in 30 minutes. So nag-run siya ngayon, nakalagay dyan running. At yung pinaka wifi niya, tama ba? Hindi, nag-running pala siya. Ibig sabihin niya, ito yung dose volume niya. So meron pa siyang 246 mL, kasi 300 mL yung bag mismo. It's every 8 hours, 2 grams. Pero 6, tama ba? 2 grams. Tama ba? 2 grams siya. 2 grams per every 8 hours. Tapos ito yung pinaka-battery life niya. Yan. Tapos, pag-inoxan mo siya, guys. Ito yung magiging itsura niya. Yan siya na, guys. Medyo magulo. Ito. Ayan. So, binigyan niya ako ng konting notes dito na troubleshoot. Kapag naging interstitial yung IV at yung mismong gamot. Tapos pumunta na ako ng Rexall Pharmacy para kumuha pa ng isang bag kasi bukas kailangan kong palitan yung bag pag naubos na ito. So ang sabi niya sa akin, guys, is bawal akong maligo. So bawal akong maligo, bawal akong magchorva-chorva kung saan-saan kasi kailangan ko kasama yung bag lagi. So sabi niya, kung pwede ako magstay at home muna for the next few days. And bawal ako mag-work. So, iniisip ko pa mag-work ngayong Friday. Sabi ko, sige mag-work ako kasi mag-ang lang naman yung bag. Tapos, buti na sabi ko yun. Kasi wala naman sa akin yung magdala ng bag habang nag-antibiotics. Pero sabi niya, yung katawan ko daw is magiging parang pagod dahil nga sa antibiotics. So, ang sabi niya, magkukuha siya ng doctor's note. So, ito, nakakuha siya ng doctor's note. Nakalagay dito is medical appointment. Binigyan nila ako ng... So, ito yung doctor's note, guys. Doctor's note, off ako hanggang 19th. So, hanggang Friday. Sa 19th kasi night shift ako niyan eh. So, picture ko lang ito kasi bigay ko sa manager namin. Tapos ito yung nagastos ko para sa antibiotic. So covered siya ng mostly na insurance. Bali, $3 lang yung binayaran ko ngayon. So si Fazoline, 6 grams yung gamot ko. So 2 grams every 8 hours. So total of 6 grams. So nagbibip siya, oh. Narinig nyo? Nagbibip siya kasi naka-flex yung kamay ko. So pag in-straight ko siya, hindi siya magbibip. Kasi yung pinaka needle niya dito, yung pinaka IV niya dito, natitrace niya kung may blockage. Tapos ito, guys, kailangan ko umuwi agad kasi ito refrigerate upon arrival. Ito pa yung isa kong gamot. Ayan. So guys, ang advice ko sa inyo, guys, kung alam nyong masama na yung pakiramdam nyo, don't hesitate to go to your doctor. Lalo na sa Pilipinas, alam ko medyo mahal yung magpagamot. Pero mas maganda na yung maagapan agad dito kasi sa Canada libre yung paggamot. Halos lahat ng insurance company namin dito is covered lahat ng mga gamot. So we're very lucky na rin. Pero may binabayaran ko yung mga premium pero okay na rin yun at least, diba? But anyway, guys, nagpa-CT scan ako, sinintay lang namin yung result ng CT scan. Mataas yung WBC ko, mataas yung CRP. So wait lang. Ang next na appointment ko is Friday. So, see you again. Mamaya na tayo ulit mag-vlog. Pag nasa bahay na tayo. Hindi naman natin lulutuin yun. Hindi. Sabi ni Maril, buksan na lang ilalagay sa fridge. Sabi niya, in-smoke niya daw. Ha? Kaya nag-smoke? Si Daddy. Sa taas. Tulog? Hindi, kaakyat lang eh. Nagdilig nga siya. Alam ko, nag-ano siya ng halang yun. Magkasunod pa kami ni Ray sa akin. Sa? May dala siya sa sakyan. Tumarating siya sa harap ng mailbox. Oh. Sa kabila. Well, eh, di kinausap mo siya. Hindi, mala. Pagkaalis niya, tsaka naman ako padating. Oo. Oh. Hindi ko alam kung nakita niya ako, pero siya nakita ko siya. Ganun? Ang hikpit! Wow! Ano to? Mayroon pang ano? Wow, pang yellow, cold pack. Cold pack? Cold pack. Wow! Refrigerate!
Pan-arrival. Ano ba to? Meron pang mga ganito. Ah, ano to? Hold pack. Hold pack? Hindi naman pala kami. Ikaw talaga, niloloko mo ako eh. Ayoko na nga eh. Ano to eh? Panlagay to sa ulo mo. Ano panlagay? Basta mo. Para makatanila sa vlog. Ano yan? Tinin! Antibiotics! Oh. Sa Vaseline, antibiotic. Many months later. Hello guys, update ko lang kayo. Today is Thursday. I'm supposed to be working tomorrow pero nag-call in sick na ako for Friday kasi binigyan ako ng sick note ng aking doctor na mag-off ng Wednesday, Thursday, Friday. Pero tinawagan ko yung scheduling liaison namin. Sabi niya, might as well take a day off. Also on Saturday, Sunday. So, wala akong pasok ng Friday, Saturday, Sunday. So, nangyari ngayon is, kauwi lang namin from bahay ni Brian. Tender pa rin siya, guys. Kung nakita niyo yung buka yun, no? Very, very prominent. Very palpable. Very noticeable na siya. Pero, actually, mas okay na siya ngayon compared before. Kasi nakakain ako ng semi-solid food. Nakakain ako ng sabaw, ng noodles. Compared na dati, puro porridge kasi nagsawan ako sa kakalugo tsaka ng kaka-oatmeal. So, third day ko na lang cefazolin. Change nila yung antibiotic ko from ceftriaxone 1 gram to cefazolin 2 grams. So, ito, I'm very, very lucky talaga kasi yung ginagamit na pump na sa HPTP pala is very, very similar sa ginagamit namin for PCA and PCEA. So, sa mga hindi nakakaroon ng PCA tsaka PCEA, ang ibig sabihin nun is patient-controlled analgesia or patient-controlled epidural analgesia. So, ito, konektado siya dito sa akin. So, konektado siya dito para siyang merong filter. Tapos, kanunag siya dito sa aking katawan. Isa ito yung IV. Tapos, kanina, naligo ako. Pinalitan ko lang ito ng tega dun. Tapos, nilagyan ko lang ng burnet on top. So, medyo may mga dugo-dugo lang. Tinulungan ako ni Brian kanina. So, nung naligo ako, since alam ko naman kung paano gamitin itong pump, binigyan ako ng extra sa HPTP clinic ng Blue Cup. So, kinap ko yung dulo ng dulo ng tubig na to. Tapos, nirap ko yung sarili ko ng saran wrap. Tapos, naligo ako. Tapos, pinos ko muna to. So, yun lang. So, ang nangyari today is, so ngayon nga, no? So, kahapon, tinawagan ako ng sorry, hindi maganda yung yung lighting, pero ayan. So, tinawagan ako ng ENT ko, nephrologist ko, tama ba? Yeah, tinawagan ako ng ENT doctor ko kagahapon na kung pwede yung makita ngayon. So, kahapon, edi, nandito ako sa mga hugani, yung ENT doctor ko napit kina Brian. So, sabi ko kay Brian, I cannot drive kasi may fever ako, 38.5. Bumili pa ako ng thermometer which is worth $95. Tinawagan ko yung Blue Cross, hindi pala covered yung mga medical devices as such. So, yun, binayaran ko siya. But anyway, ang nangyari, pumunta ako. So, dinrive ako ni Brian papunta doon, kasama si mami, daddy, and kauwi lang namin ngayon kasi kailangan ko mumingin dahil bukas may appointment ako sa HPTP clinic kasi they're planning to switch me to oral antibiotic tomorrow. Paano maganda yung view ganyan? Ayun, anyway, so, ayun yung mangyayari ngayon. Ay, may mangyayari bukas. I-change nila yung IV antibiotic to PO antibiotics. Pero ngayon kasi medyo na-dismaya lang ako kasi nung nagpunta ako ng ENT ko, wala rin namang pinatunguhan yung appointment na yun. Kasi, sabi niya lang na, oh masakit pa, ano nangyari? Parang wala lang. Tapos sabi niya, I can't do anything. Tapos sabi niya sa akin, ano mang gusto mong gawin ko, i-drain ko yung fluid. Sabi ko, how can you drain the fluid? It's inflamed, tapos may infection, tsaka may hemorrhage sa likod. And I was told by the ED physician na, if it's angry like this, and if it's flame infected, it's not best to do a biopsy or i-drain yung fluid. So, bakit ako tatanungin ng ENT doctor ko ng ganun kung alam niya hindi naman dapat gawin yun, di ba? Tapos sabi sa akin, anong gusto mong gawin ko, tanggalin ko ngayon? Sabi ko, well, hindi mo siya pwedeng tanggalin ngayon kasi nga, infected nga siya, di ba? Kaya nga naka-IV antibiotics ako, di ba? What's the point? Sabi sa akin, okay, see me in 2 weeks.
So, pumunta ako ng unit clerk. So, punta ako sa unit clerk. Tapos sabi ko sa kanya, give me one second kasi kailangan ko i-open yung schedule ko. So, yung schedule kasi namin sa pinag-workan ko, wala kami yung madaling buksan na calendar of schedule. So, binuksan ko pa yung application para mabuksan. Medyo matagal siya, ganyan. Tapos parang yung mukha ng unit clerk. Are you done? Parang, sabi ko sa kanya, sorry, I'm not done. Tapos, parang, sabi ko naman sa kanya na, can you give me a few more minutes? Tapos, ang binigay sa akin yung schedule is August 1. Tapos, hindi talaga ako pwede ng August 1 kasi August 2, mag-work ako ng days hospital. As much as possible kasi ayoko nang lumalabas ng the day before my day shift kasi gusto ko magpahinga talaga. Kasi, alam niyo naman guys, ang work ng Emerge, diba? As in, todo yung level ng ano niya, kapaguran niya, diba? So, walang nangyari. So, nagpabook pa rin ako ng August 1 ng 9:30 in the morning. So, imi-meet ko yung doctor, yung ENT doctor ko. Pero I was hoping talaga na makakuha ko ng another specialist. So, yun nga, no? So, yun yung ating update for today. So, bukas, itry ko kayong isama ulit sa ating appointment for my HPTP. And papalitan nila tong IV antibiotic ng oral antibiotics. Okay guys, bye mga. Hello guys, balik na naman tayo dito. Gusto ko sana ipakita sa inyo tong thermometer na bili ko. Nabanggit ko siya kanina. Ito yung $95 na thermometer na bili ko. It's made from China. And Brunutak niya, BRAUN. Focus natin. Focus, please. Yan. Braun. BRAUN. Meron siyang volume dito sa gilid. Dalawang AAA na battery ang kailangan niya para gumana siya ng bonggang-bongga bells. Sa likod, meron itong phone number kapag di siya gumana, yung tatawagan mo. Ito yung pinaka cup niya. Ito yung pinaka sensor niya. And then, ito yung pinaka-screen niya. Dito mo malalaman kung ano yung temperature mo. On and off button. Hindi ko to alam kung ano talaga to eh. Itong gitna. Ito yung age na pipiliin mo. Tapos ito yung pipindutin mo ng 3 seconds habang nag-read siya ng temperature mo. Tapos ito, yung picture na to. Para sinasabi niya na sa inyo kung paano yung tamang way para gamitin to. So, para gamitin to guys. So, kahapon, 38.5 yung temperature ko. I-on mo lang siya ng ganito, ng bonggang-bongga. Hold mo siya ng 3 seconds. 1, 2, 3. O, diba? Hindi siya nag-on. So, ayun, nag-on pala siya. So, 37.2 yung last ko. Kanina yun. Kasi tinesting ko siya. So, may mag-appear siya sa gilid. Yan, o. So, meron siyang 0 to 3 months, 3 to 35 months, and 36 months above. Ito yung pampili niya. Pili natin yung 36 months. Tapos yun na. Tapos yung temperature niya na. Dito sa gilid. Yung bonggang-bongga bells. O, diba? 36.7. That's it. So, wala na tayong fever. So, i-monitor lang natin talaga siya overnight. Kasi, nagpa-fluctuate yung temperature ko. Lalo na sa gabi, lalo na ka pa nasisinat ako. Anyway, samahan nyo lang ako. Kung ano mang mangyari ngayon,